Mga kapatid kay Kristo, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpatuloy po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating batayang teksto, mga kapatid, ay matatagpuan po sa aklat ng Exodo chapter 20 verses 1 hanggang 26. Exodo chapter 20 verses 1 hanggang 26. Very popular po itong ating pag-aaralan ngayon, ang 10 utos ng Diyos sa mga Israelita. At ito rin ay utos ng Diyos sa atin ngayon. Mga kapatid, ang 10 utos ay naisulat din sa aklat ng Deuteronomy chapter 5 verses 6 to 21. Hindi lamang po mababasa sa Exodo chapter 20 verses 1 hanggang 17, kundi mababasa din ang 10 utos sa Deuteronomy chapter 5 verses 6 hanggang 21. Isinulat ng Diyos sa dalawang tapyas na bato at ibinigay kay Moises at sa mga Israelita. Ang pagsunod sa mga utos na ito ang nagbibigay daan para sa mga Israelita upang magpasalamat, mapasalamatan ang kabutihan ng Diyos para sa kanilang kaligtasan mula sa Ehipto. Mga kapatid, basahin po natin ang Exodo chapter 20 verses 1 hanggang 26. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos, "Ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin. Mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sanlilahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong sanlilahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7th araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit at ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7th araw, kahit ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kaniyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trompeta at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay." Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa kaniya sapagkat ayaw niya kayong magkasala." Ngunit nanatili pa rin sa malayo ang mga tao.
Si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap at ulap na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilakman o ginto. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo susunugin ang iyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na iyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong tinapyas ng paet. Ang paggamit ng paet ay isang paglapastangan. Huwag ninyo akong ginagawa o igagawa ng altar na may batyang pakyat upang hindi malantad ang iyong kahubaran. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid. Mga kapatid kay Kristo, nais ng Diyos na magkaroon ng takot sa Kanya ang mga Israelita, at ayaw niya silang magkasala. Kaya binigay niya ang 10 utos na ito. Ang pagsunod sa mga utos na ito ay nagbibigay daan para sa mga Israelita upang mapasalamatan ang kabutihan ng Diyos. Sinabi ko kanina ito, para sa kanilang kaligtasan mula sa Ehipto. Ang buod ng 10 utos, mga kapatid, ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Ang pagsunod sa mga utos na ito ay hindi lamang pagsunod sa panlabas at tuntunin, kundi kinakailangan din ng pagkilos mula sa puso. Hindi po mula sa nguso, kundi mula sa puso lagi. Ang mga utos na ito ay nagtataglay ng mga karunungan at prinsipyong espiritual na makatutulong sa lahat ng mga sanilahi. Ito po ang mga 10 utos. Una po, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang mga Israelita ay hindi dapat sumamba at tumawag sa alinmang Diyos ng ibang mga bansa. Ang pagsamba ng mga mananampalataya ay kailangang ilaan sa Diyos lamang. Para sa atin, mga kapatid, iisa lang po ang Diyos natin. Ano, minsan nagiging maraming Diyos-Diyosan, pero malinaw po na bawal iyon, mga kapatid. Huwag tayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa ating Diyos na lumikha sa atin. Pangalawa, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Ipinagbabawal sa pagsamba sa ibang Diyos na huwag gumawa ng anumang imahe o larawan nila o gumawa ng larawan ng Diyos mismo. Ang pagkakilala ng mananampalataya sa Diyos ay hindi dapat nakasalalay sa mga imahe o larawan niya, kundi sa salita ng Diyos at sa kanyang kapahayagan sa persona at gawa ni Jesucristo. Pangatlo, mga kapatid, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay dapat na pakabanalin, parangalan at igalang na lubhang sagrado at maaari lamang gamitin sa isang banal na paraan. Pangapat, mga kapatid, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga ay ang 7th araw ng isang linggo. Ilaan ang araw na ito para magpahinga, maglingkod sa Diyos at magtalaga sa Diyos at sa kanyang layunin, sa kanyang kalooban, sa kanyang nais para sa atin. Panglima, igalang mo ang iyong ama at ina. May kalakip na pangako ito, mga kapatid, mabubuhay ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na iyong Diyos. Mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Itinakda ng Diyos ang parusang kamatayan para sa sinumang manakit o sumumpa sa kanyang ama o ina. So love our parents, mga kapatid, dahil sila ang kinasangkapan ng Diyos para mabuhay tayo sa mundo.
Pang-anim, huwag kang papatay. Mga kapatid, ang Diyos lamang ang may karapatang kumuha ng buhay. Inihatol ng Diyos ang parusang kamatayan para sa paglabag sa kautosang ito. Pang-pito, huwag kang mangangalunya. Ipinagbabawal ang lahat ng sumasakop sa imoralidad at sa lahat ng mga kasalanang sekswal. Ang pangangalunya ay kawalan ng katapatan sa asawa. Ito ay labis na karumaldumal sa paningin ng Diyos. Pangwalo mga kapatid, huwag kang magnanakaw. Ipinagbabawal ang pagnanakaw ng pera o anumang bagay na pag-aari ng iba. Ang pandaraya ay isang uri ng pagnanakaw. Pangsiyam mga kapatid, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Ang utos na ito ay nag-iingat sa pangalan at karangalan ng ibang tao. Walang sino man ang maaring gumawa ng maling paratang patungkol sa katauhan o kilos ninuman. Maging patas at makatarungan tayo sa pagsasalita. Pangsampo at panghuli mga kapatid, huwag mong pagnanasa ang mangkin, ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang utos na ito mga kapatid, tulad ng ibang kautusan ay naglalantad sa pagkukulang ng mga lalaki at babae at humihimok sa kanila upang hanapin ang biyaya at kapangyarihang moral mula sa Diyos. So, maghintay tayo doon sa ibibigay ng Lord. Huwag pagnasaan yung pagmamay-ari ng ating kapwa. So, ito po yung 10 utos mga kapatid na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita at naniniwala tayo na ito rin ay ibinibigay niya sa atin. Mamuhay tayo na patuloy na naglilingkod at nagpupuri sa ating Diyos. Sundin natin lahat ang mga utos na ito. Love our God with all our hearts, mind, soul, strength. Love our neighbor as we love ourselves. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa umaga na pinagkalo po muli sa amin. Nakapag-aral po kami na iyong salita. Salamat po sa iyong mga utos. At Lord, ito po ang gabay namin para maging mabuting mananampalataya sa iyo. Naway masunod namin lahat ng mga utos na ito, dakilang Diyos. Minsan nagkakasala po kami. Naway patawarin mo kami, dakilang Diyos. Ituwid mo ang aming pagkakamali. Gawin mo kaming banal tulad ng iyong anak na si Jesucristo. Dakilang Diyos, aming ninalapit sa iyo ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo. Maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, anumang banta, Panginoon, ng mga sakit, anumang banta, Panginoon, ng COVID-19. At Lord, total and complete healing po ang aming hinihiling para sa mga may sakit, dakilang Diyos. Kami po ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at Amen. Mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ay suma sa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos. Amen.